What a performance nga para sa up and coming New Orleans Pelicans team. Ngayon ay finally kasama na nila si Zion Williamson at binasura nga nila ang title contender na Brooklyn Nets. Final score natin 130-108 at umpisa pa lang mga idol ay tambak na nga ang team ng Brooklyn. At grabe nga ang naging performance ni Brandon Ingram pati na rin ni Zion Williamson. Itong si B.I. mga idol, 28 points, 7 rebounds, 5 assists, isang steal. Tapos ilang beses niya rin mga idol na paya at naiskoran itong ang si Kevin Durant. Ito namang si Williamson, well, first game back after the injuries, 25 points, 9 rebounds, 3 assists at 4 na steal. Grabe all-around performance para nga kay Williamson. Itong si CJ McCollum, syempre mga idol, hindi ang magpapauli. Nagtalaya ng 21 points, 6 assists and 3 steal. Ganda ng kanilang depensa mga idol na nagresulta nga sa blowout win. Para naman dito sa Brooklyn Nets ay itong si KD. Of course, magpe-perform yan. 32 points, 3 rebounds, 2 assists at 4 na block. Kyrie Irving 15 points lamang mga idol at 31% sa field. Talagang struggle ang team ng Brooklyn dito nga sa team ng New Orleans Pelicans. At speaking of struggling, nahihirapan. Sabi na ito ni Ja Morant, the toughest player to guard nga daw in the NBA today ay walang iba kung hindi ang reigning finals MVP na si Stephen Curry. Sa kanyang naging interview sa ESPN ay sinabi niya kung sino ba nga ang pinaka nahihirapan siyang bantayan. At syempre mga idol, siguro makaka-relate din dito ang maraming NBA players. Maraming beses na itong si Stephen Curry na pinahirapan ng kanyang mga defenders. Hindi lamang kapag hawak niya ang bola, lalo na nga mga idol ang kanyang off-ball movement. Kaya naman pinangalanan ni Ja Morant itong si Stephen Curry, reigning finals MVP at reigning NBA champ na toughest player to guard in the NBA. At kabaliktara naman si LeBron James ng toughest player to guard kapag ganito ang spacing ng team ng Los Angeles Lakers. Sa laban nga nila kahapon ay tingnan nyo kung gaano kadaming player ng Warriors ang malapit sa paint. Walang spacing kahit maliit itong si LeBron James. Kaya for sure na hindi siya mahihirapan na bantayan ng mga NBA teams. Samantalang mga idol, itong sa 2015 NBA Finals, tingnan nyo naman ang spacing para nga kay LeBron James. Napakaluwang mga idol, halos kalahati ng half court ay pwedeng gamitin ni LeBron James para nga umiskor. At yan nga mga idol ang hinaing ng maraming Lakers fans. Dahil nga itong si Rob Pelinka ay hindi kumuha ng mga shooters at panay defensive players ang pin-priority this offseason, ay kitang-kita nga daw natin mga idol ang malaking problema ng Lakers na ito. Kahapon nga laban sa Warriors ay 10 out of 40 ang shooting nila sa 3, 25%, sobrang baba. At sabi nga rin ng mga ibang NBA analysts at NBA fans, ilang beses na ba nga daw nakita natin na ang team talaga ni LeBron ay dapat na may shooter. Dahil mga idol, yun nga ang sikreto para ma-unlock eto si LeBron James para malabas niya yung kanyang scoring ability, lalo na rin yung kanyang passing ability. Kung ganito nga daw ang spacing katulad sa Lakers ngayon ay talagang mahihirapan lalo si LeBron. Yes, umiscore siya ng 31 points, meron siyang 15 rebounds and 8 assists. Pero mga idol, halatang halata na hirap si LeBron James na kuwanin yon. Kaya nga mga idol, dapat nga daw gawin ni Rob Pelinka ay mag-trade. Kumuha ng mga players na may shooting, parang mabigyan ng spacing itong si LeBron James at hopefully, mas lumakas nga ang team ng Lakers.